Islam, Filipina, Apilado, Apigo. Audhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Bueno mga kapatid, alhamdulillah sa gabing ito at sa oras na ito ay mayroon tayong makakabiling isa siyang dating Kristiyano na nagmuslim. Aba, at ito'y matindi. Kung ako man nung unang panahon ay papalit-palit ako ng mga sikta ng Kristyanismo, aba, mas matindi ito. Babae na nga siya, pero ay nung sekyo sa lupa, ay hindi naman pakali. Aba, ay ang dahil pala napasukan ito. Ilan sisa, ilan napasukan mong sikta sa Kristyano? Una, nung bata ako, Katoliko, hanggang sa lang 20 anyos ako, tapos born again Baptist. Aba. After born again Baptist, Jesus is alive. Aha. Tapos pagkatapos ng Jesus is alive, Iglesia ni Cristo. Then pagkatapos na 5 years din sa Iglesia ni Cristo, napunta naman ako ngayon na ang dating daan. 5 years ko din sa ang dating daan bago ko nakilala ang Islam. Masyaallah. So, napakinggan niyo mga kapatid. Ay, matindi ito. At pero nga, ang kasabihan nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa Islam din, ang bagsak niya. Kaya mga kapatid, yung mga teleguer dyan, yung mga tumatakil sa aking mga video, aba, tularan yung si sister, aba, siya ay dating Kristiyano at nagpalipat-lipat siya ng mga sikta, nung siya ay Kristiyano pa. Ngayon po mga kapatid, mga kabayan, aba, nung isang araw man din ay isa ring nagbalik-loob, isang sister din nagbalik-loob sa pananampalataya Islam. Abay tayo ay binibiyaan tayo ng dakilang tagabaglika dahil sa kanyang mga nilang ay taos puso pong nagbalik-loob sa kanya. Kaya ito po si Muhammad Romulo Rosal, abay magbibigay ulit sa inyo ng mga napakagandang mga aral sa ating pananampalataya. Si sister, ito po yung aking i-introduce sa inyo, na kayo din po, aba, ay tinatawagan ng dakilang tagabaglika upang balikan o kilalanin ang ating tunay na Diyos na si Allah. Alhamdulillah. Sister, pakilala ka muna sa iyong sarili. Ako po, ang pangalan ko po nung hindi pa ako Islam, Filipina, Apilado, Apigo. Ngayon, nung nag-Islam na po ako, ang pangalan ko po sa Islam ay Sister Khadija Apigo na po. Masyala. May iba tayo sister, no? Bago tayo pumalaot sa ating tatalakayin, sa iyong testimony, aba, Pilipina ba ta? Sino nagbigay sa'yo ng pangalan ng Pilipina? Pilipina ka? Pilipina pa talagang pinangalan sa'yo? Tatay ko po. Masa tatay, bakit? Ano kaya? Anong dahilan ng tagmagun? Siguro, para wala silang maisip ng pangalan, kundi Pilipina. Ha? Bilang si Pilipino. Abay, alam mo, mga kababayan, dito sa aming mga kapatiran, ay meron din kaming mga kapatid ngayon, ang pangalan ay Pilipino din. Pilipino pangalan. Ang kanyang ipilin naman ay kustodyo. Ano man siya, minda na taga minda naman siya. Isa rin balik Islam. Masyara, sister, ay at ito nga'y bisabihin, yung uras ay parang Muslim din tumatakbo. At huwag natin patagal ito, guys. Yung mga tinibir natin, yung mga nanonood sa atin, ay sabik na malaman yung ngayong testimony. At sila pala, paano nga pala nakilala mo ang Islam? Dahil po sa naglalakad ako minsan, dahil di ako papunta ako sa ang dating daan, sa church namin, inabutan niyo po ako na, hinintuan niyo ako, inabutan niyo ako ng pamplit na dalawa. Ngayon naman, brother, binasa ko yun. Doon ko nabasa na ginagalan niyo rin si Jesus bilang propeta, na pero hindi niyo siya
sinasamba. Tinutulad na siya ay Diyos, uh-huh, na hindi kagaya sa Katoliko, sa ibang relihiyon, na pag nagdadasal sila, kasama si Jesus, ganyan, na Diyos nila si Jesus, ganun. Mm-hmm. Tapos dun ko nalaman sa binigay yung pamphlet sa akin, na nag-iisa lang talaga ang Diyos, na parang nasabi, meron din sa Biblia na nag-iisa lang talaga ang Diyos, na ang Diyos lang talaga. Doon ko lang na parang ang isip ko, parang ito na yung totoong relihiyon, na talagang ito'y nasa Biblia na nag-iisang Diyos lamang talaga, na si Jesus ay isang propeta lang na sugo ng Diyos lang din. Walang iba kundi siya ay sugo lang. Oo, sugo lang din. Tumpak po yan, alam mo, sister. Ay, sa pananampalataya Islam, hindi po ipinahintulot sa dakilang tagabalikha na ang kanyang nilikha ay samahin. Katulad na yung bawa, sa mga ibang sekta, huwag kayo magbalik pa. Sa ibang reliyon, no? Ay, sinasamba si Kristo. Ang iba naman ay sinasamba yung mga baka, no? Iba naman yung mga anito. So, sa atin, bilang isang mga Muslim, ang sasambay natin yung lumikha sa atin. Yun ang napaganda at yun ang talagang dapat natin tandaan bago tayo pumala, pumunta sa mga iba-ibang lugar, o kaya bago tayo mag-isip pa ng ibang pamaraan, dapat muna kilalanin natin ang tunay na tapakita. Masala. Sister, ako pala ang ibigay sa'yo na aron ng babasahin. After 2 years na po yun. Matagal na, no? Matagal na. Kaya lang, nung naisipan kong pumasok po sa Islam, nag-ano ako kay amo. Mm-hmm. Nagsabi ako kay amo na sa mga amo ko, pagdating ko ng galing, basta na pumasok kila amo, na sabi ko, Sir, Madam, parang gusto kong magpa-convert ng Muslim. Ang sagot sa akin nung Sir ko, bakit Muslim ka ba dati? Basta so gusto ko mag-Muslim, sabi ko. Tapos sabi naman nung amo kong babae, mag-search ka sa YouTube, marami kang malalaman sa YouTube. Ngayon po, talagang yung binigay yung pamphlet sa akin, mayroon din naman kayong telephone number. Kaya yun po, tinawagan ko kayo na nagtanong ako sa inyo about sa Islam, na gusto kong mag-Islam. Yun po, kaya... Kaya nung tumawag ko sa akin, nagulat ako, babae tumawag sa akin, siya magandang kailang busis, nabigla ako, ha? Ayun, sabi niya, yun nga, hindi ko sa'yo mo, ikaw yung aking binigyan ng pamphlets. At naalala pa, ginalala ko kayo doon sa may malaki sa Madsba. Ay, isa ikaw pala yun. Maalala ko yata, ang binigyan ko sa iyo, yung dalawa praso yun, si Allah, ang dakilang Diyos, nakalagay doon eh. So, alhamdulillah, ay gabay yun, may gabay yun ng dakilang Diyos. Na talagang ikaw ay nasa listahan ka ng Dekretabulika, na ipapasukin ka sa kanyang pangyayon. Opo, kasi doon ko po na realize na pag nagdasal po tayo, wala po tayong ibang hinga ng tulong, kundi ang nag-iisang Diyos lamang, na hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga propeta lang na gaya ni Jesus. Na pag dati, humingi ka pa ng tulong kay Jesus, hindi po pala dapat, talagang direct po pala direct sa nag-iisang Diyos lamang humingi ng tulong. Kasi pagsabi mo sa mga, kasi sa, maalam mo yung mga kapatid sa mga kabayan, pagsabi sa mga kamusliman, no, pag nagdasal, nagsala, pagsabi ng Allahu Akbar, direkta na. Wala na kung sino-sino pang sampitin mo yan, si Kristo, ano pa, mga baka dyan, wala. Berhe, wala lang Jean Mary, di ba? Wala lang Muhammad. Kasi si Muhammad kasi sabi ng mga, hindi mga Kristiyan, ni mga Muslim, sabi nila, ang si Muhammad daw, ang Diyos, sinasamba ng mga Muslim. So, para po sa inyo kailangan yung mga kababayan, wala pong matinong Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ay isa na po alipin at propeta ng dakilang tagapagla si Allah. Yan po ang katotohanan. Masaya sila kaya tuloy-tuloy tayo kasi at marami tayong tatanakin about sa yung ito sa festival na ngayon para malaman ng mga ating mga televiewer na talagang ay tayo rin sumikap para makamta natin ang mga biyaya ng dakilang tagapagla. Hindi man natin makamtan sa mundo ito, at least akira ay makamtan natin.
Saan ka naging Muslim? At sino nagpaliwanag sa'yo ng Islam? Ikaw rin po, brother, nung tinawagan kita, pinagsyahada mo ako, dun, nagsyahada ako sa'yo, doon po ako naging Muslim. Pagkatapos ko magsyahada po sa inyo. So, ibig sabihin doon, nung tawag doon, din tinanggap mo yung pagpaliwanag ko, nagbusog ka doon, diba? Nagbusog ka doon. At ibig sabihin doon, nung nagbusin ka, at tinutuloy mo yung pag-ano, ibig sabihin, nag-search ka sa mga YouTube, sa Google, yan. Paano mo na panatili na isa buhay mo ang pagka-Muslim, kayong sa panahong ito ay may pandemic pa, walang bukay sarado yung katarges, sarado ang panar. So paano mo na ipatuloy yung panampalataya ng Islam? Paano mo na isa buhay? Sa YouTube po, tapos dahil po sa katarges po, pinapadalhan na lang po ako ng online class, ganun po. Doon na po kung naipagpatuloy ang pagkaalaman ko po sa Islam na hanggang ngayon po, nasa level 3 na po, alhamdulillah. At naintindihan ko na unawaan naman po ang mga araw sa Islam, kaya lalo lang po akong napapa-ingan nyo na maging Islam po. Saka alam mo kasi, para sa inyong kalaman din, tanging ang pananampalatayang Islam lamang na pag pinasok mo, abay ito disuporta sa iyo ang mong utadis. Dahil hindi ito gaya ng ibang mga sikta, hindi ito iba ng mga reliyon, na kapag pinasok mo, pumasok kasi kanagoy, nag-imimura kasi kanila, hanggang simba ka lang, tapos bigay ka ng tong ikapo. Ikapo, bigay ka ng ikapo. Sa ganun lang, walang pag-aaral. So sa Islam po, mga kapatid ng magabayan, dito po talagang tuturuan ka mula pa hanggang ulo, hanggang matutunan mo kung ano ba talaga ang pinasok mo, kung ano ba talaga Islam, masyara. So, ibig sabihin na nung, ang gusto kong mangyari, no? Ako pala yung nag-ano sa'yo, nung tumag ka sa akin, nag-share ka sa akin, so, naituloy-tuloy mo pa rin yan. Oo, brother, naituloy-tuloy ko pa lang. Kasi hindi ako makapaniwala sa naging ruta ngayon na ikaw ay talagang, ha? Alhamdulillah, sister, na ito yung mahanga sa'yo, dahil sa una-una, sa gabay ng dakilang tabuklika, ay naipagpatuloy mo yung iyong pagiging Muslima. Masyala. So, alhamdulillah. At paano naman natanggap ng iyong pamilya na ikay Muslima? Ako naman, anak ko kasi, una-una, wala naman ang asawa na dapat suntin, mga magulang, wala na rin sila. So, yung anak ko lang, sinabi ko na, anak, kung Muslim na ako, sabi ko, okay, mama, congrats, sabi niya man. Inshallah, ma-ano ko rin yung anak ko, mapabalik Islam ko rin siya, brother. Masyarakat, inshallah. At ano naman yung mga reaksyon ng mga kaibigan mo, mga kumari, mga kamag-anak mo, ano mga reaksyon ng naikin Muslim? Unang-una, maraming bakit daw ako nag-Islam, lalo na sa rin. Ang dati, mga kapatiran ko sa ang dating daan, sabi nila, nasira na raw yung ulo ko, dahil lang Islam na raw ako, kaya, ayun, ang daming mga sinabi sa akin, tapos, mga kasama ko dati sa bahay, siguro may boyfriend kang Muslim, sabi ko, nagkakasala lang kayo na isipin niyo sa akin yung ganyan. Ako, sabi ko gano'n, nag-Islam ako, sabi ko, dahil ako, tinawag ako ng Allah. Hindi naman ako pwedeng basta na lang pumasok sa isang kagaya sa Islam. Hindi na pwedeng, gusto ko Islam. Kung hindi ka naman ginabayan ni Allah o hindi ka tinawag ni Allah, hindi ka magiging Islam. Kumbaga, yung pagkunwari lang sa'yo? Oo, yung pagkunwari lang. Wala rin, hindi mo matututunan paano yung dasal ng Islam, paano yung mga aral nila, hindi mo matututunan, hindi mo mamimemorize, ganun. Kaya alam mo, sister, no, hindi mo rin sila masisi. Dahil karamihan din sa mga katulad mo, mga babae, no? Ito ang sasabihin ko totoo kasi huwag tayo magtago-tago ng ano. Kaya malaman ito, marami ito ng mga ibang mga hibang kasi ito ang nangyari ngayon kasi, marami na mga Muslima, no? Nag-Christian ng babae na nag-Muslim. Anong purpose? Dahil kasi may boyfriend na Muslim, tapos nag-asawa sila, ha? Ang problema, nung naghiwalay sila ng lalaking Muslim, ha? Ay hindi rin siya Muslim. So kaya yung mga patutsa nila, yung mga panira nila, totoo yun.
ha? Ito yun, mayroon talaga mga gudala kasi buti nga sister, talaga ikay tunay na ang gabay niya sa pag-ayos siya talaga. So ano naman yung mga pagsubok na dumating sa iyo nung ikay Muslim na? Maraming pagsubok nung dumating sa akin, hanggang sa kasama ko sa bahay, dahil nga sa tinitira nila ako, Muslim-Musliman daw ako. Yung kunting bagay, gumagawa sila ng galit, hanggang sa may, na nagkasakitan kami, nagpang-abot. Kasi iba, maraming ginawa ang kalaban sa akin na parang ini-encourage ako ng Diablo, ganyan, na huwag kang umano dyan, ganyan. Kumagawa siya ng, ano, sa amin ng away, palira, na bakit ka nag-Muslim? Hindi mo ba alam ang Muslim? Makasalanan yan, ang daming asawa ang Muslim, ba't ka nag-Muslim? Yung gano'n, sinabi nila sa akin, nasisiraan ka na ng, sira ulo mo, sabi gano'n. Tapos meron pang nagsabi, alam mo, lalo ka lang dinagdagan yung kasalanan mo dahil nag-Muslim ka, sabi gano'n. Kasi kasalanan niya pinuntahan mo, yung gano'n. Pero sa tulong at awa ng Allah, lalo akong pinagtibay sa mga sinasabi ng nakapaligid sa akin. Parang challenge yun. So alam mo, ganyan ako dati rin, nung ako'y mahalap po nung ako'y sa Saudi nag-Muslim. Ganyan ako, nung unang araw na Muslim ko, no, di uwi ako sa bahay. Aba, sinalubong ako ng ano, nung mechanical engineer na engineer, sabi niya, Munong, sabi sa akin, ba't ka na Muslim? Sabi niya, hindi. Kasi ang ano ko, no, ang pag-Muslim ko sa Saudi, eh di ka, bir-bir lang, ha? Bir-bir lang. Nay, dinuro sa akin. Oh, hindi, sabi sa akin. Ano ba? Ha? Bininta mo ang karula mo sa Muslim? Sabi ko, ay nung time na yun, kasi kulang pa ang kalaban ko sa Islam eh. Kulang pa. Kaya okay sa akin, yung mga narinig na mga panira sa si Islam, panira sa akin. So, ano lang, tinanggap ko. At lalo kong pinag-iba yung aking pag-aaral sa Islam. Parang hamon sa akin eh, challenge. Ha? Sige lang. So, isip ko, sige lang, siraan niyo ako, siraan niyo Islam. At pagdating ng araw, naku, dumating araw na yan, nawala din sila. Nawala din. Kala ko, masagot ko na yung mga Tamil na kayo, yung mga panira sa akin eh. Kaya hindi ko nasagot, hindi ko naroon, na-elebrate nila kasi nangawala din sila. Masakit po yung mga nangyari sa akin, lalo na yung ano pa namin sa church, ang daging daan. Pina, siguro, ay sister, siguro kailangan mo na ang mental health kasi nasisiraan ka na ng ulo. Umiiyak ako noon, di ba, brother? Maano ako sa'yo, umiiyak ako kasi sabi ko, brother, bakit po ang pagpasok pala sa Islam sa ibang tao, nasiraan na ng ulo dahil nga sabi sa akin, alam mo, sister, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ang mental health, sabi ganun. Kasi, ala na, sira na ulo mo dahil nag-Muslim ka na. Umiiyak ako, maraming mga kahit sa bahay. Ang hirap naman. Ang hirap. Kahit sa bahay, mga kasama mental, ko sa bahay. Sabi ka mental, subala na. Ayan yung pinakamataas din sa, parang pastor din ang tawag sa ang dating daan. Babae na lagi. Brother Kaiser. Oo. Brother namin, brother. So yun talaga yung mga alam mo yung mga panira nila yung mga ano yung mga utos ni Satan yun eh. Sige ano ipanyo pa i-challenge natin yun ba? Siraan nyo para mali bumigay, bumalik sa atin yun. Eh ganun yun. So ano naman yung mga kasi yung ang naman yung mga kabutihan na nangyari sa yun eh ikaw Muslima. Ano naman yung mga nangyari sa yun? Anong naging resulta? Ang naging resulta naman natin, nung nag-Muslim na ako, unang-una, yun na lipat ako ng amo at tumaas ang sahod ko. Mashallah! Sa dating sahod ko na sa loob ng 5 taon na 2,000, ngayon, nung nag-Muslim na ako, kasi kinausap ako ng amo ko na tanggalin ang day off ko. Eh, sabi ko, ayaw ko. Yun na nga lang ako ang pahinga ko yung day off. Tapos, sabi niya, kung ayaw mong isang beses ka lang mag-day off, sabing ganun, kukuha kami ng ibang driver. O sabi ko, walang problema. Sabi ko, di kumuha kayo ng ibang driver. At nilipat din ako sa ibang amo, maghahanap ako ng amo, sabi ko gano'n. Tapos yun, nung nagkalisensya yung
pumalit sa akin na kinuha nila, kinausap ko si amo. Sabi ko, madam, sabi mong ganun. Ano, pag nagka-lisensya ka po yan si CJ, lipat na ako. Ah, pag naituro ko sa kanya yung mga daan dito, pwede kang lumipat. Naghanap ako ngayon ng among malilipatan. Nung nakahanap naman na ako, at nagka-lisensya na yung lilipat sa akin, inausap ako ng amo ko na, Pina, pwede bang sa kapatid ko na lang, yung si sir ko, sa kapatid ko na lang ikaw pumunta. Sabi ko, walang problema. Total, kilala ko naman kayo. Kaya lang, sabi ko, ang nakita kong employer, pag may day off, 5-1, walang day off, 3,000. Yun ang offer sa akin. Kaya lang, ang pinili ko, yung may day off, alam nyo naman ako, importante sa akin yung makapunta ko sa Islam ngayon. Sabi kong ganun, mula-mula. So, pinili ko yung 2-5 lang. Hindi ko hinangad yung 3,000 na walang day off. Sabi kong ganun. O sige, kausapin ko yung kapatid ko. Sabi niya, pag ibibigay ng kapatid ko yung sweldong gusto mo, payag ka ba sa kanya ka na lang? O sige, sabi kong ganun. Tapos, yun nga po, ang naging resulta ng pagbalik Islam ko, kinabukasan, kinausap ko nanay ng amo namin na, Pina, yung gusto mong sahod na 2-5, ibibigay namin, at yung di off nung once a week, ibibigay namin, doon ka na lang sa anak ko, sabi naman nung nanay nung amo ko. Saka sila, kumbaga, iba na tingin sa akin, hindi na, kung noon, ginagalang din nila ako, minamahal nila ako bilang driver nila, pati nanay ni sir ko, dahil pag pinagmamaniw ko siya, talagang binibigyan ako ng ano, ang ginagalang nila ako noon, pinapakisamahan ko rin sila, ginagalang ko rin sila, lalo pa ngayon nila akong minahal, nire-respeto na kapatid ng sister na rin daw nila ako, saka mas mabait na sila ngayon, noon mabait sila, mas lalo silang kumait. Yun ang naging kagandahan ng ano. Yun ang nakita. Ha? Kasi yung ano kasi, yan kasi ang kagandahan siya, ikaw pag ikay natagpa mo yung tunay na pananampalataya, at nandiyan siya ang gabay na nagtatakuli ka, talagang gabayan ka nito. Dadalhin ka nito sa, doon sa, sabo parang talaga, na maging punti to kalo para sa kanila. So, bilo mo kay sister, no? Aani mo naman yung karangyan, yung laking sahod. Kung yung kung hindi kung yung oh yung mga hinahangad mo na ikay matuto ng lubusan sa araw ng Islam ay hindi ka makapunta. Alhamdulillah, kaya pinili mo sister yung 2-5 lang. Yung 3,000 di ko pinili. Hindi ko makasaya na. Narinig ko yung mga kapatid, mga sabayas pa mga sila, mga kapatid, no? Talagang sister talaga, kure talaga na ito yung mga tao natin na may gabay na nagtatulog ka. So sister, at sa muli, no, ay ako'y namangha, no? Dahil sa amin nga ay may pandemic tayo, nahinarap ko yun. At ang Panar Center at yung Katagi Center ay sarado. Kaya ang gano'n, dahil may pagpatuloy mo, no? Dahil kung sa iba yung Panar, sa iba yan, ako hindi yan. Hindi na, kaliwali na yung yung online na class, kaliwali na yan. Pero pinili ko pa rin at matuto ka. Ito pa, brother. Unang level 1, 97% ako. Masyarakat. Tapos, level 2, 100%, alhamdulillah. Agad. Kasi, pinibigyan ako ni Allah ng kaalaman para sagutin yung mga tanong sa exam sa Islamic Center. Masyarakat. Online. Magkabahal ko si Marlig, pabasa natin ang Quran. Al-Fatiha. Pwede ba? Esther, basa ka Al-Fatiha? Al-Fatiha, kaya mo? Al-Fatiha, hindi nga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maaliki yaumitin. Iyaka nabudu wa iyaka nastain. Idina siratal mustaqim. Siratal ladina al-amta. Alayhim gairi magdubi alayhim. Waladdalin. Masyaallah. Amin. Mashallah. So, kahit gano'n pa man na walang tajwid, inshallah, sa pagpatuloy na kanyang pag-aaral, matukunan din yung tajwid dito. Pasaan pa ba? Dahil ba si pag-sister mag-aaral, di ba? At sister, paano mo pala? Paano mo natutunan yung pagsala? Dahil wala na mag-guide sa'yo. Sa YouTube po. YouTube din? Masyaallah.
Pero ginahin mo yung anong pamaraan. Kung matapos po akong magsyahada po sa inyo, brother, dahil sa utos din ni Amo na mag-ano ako sa YouTube, nag-search po ako, tapos yun, mga ilang ano lang, natutunan ko na magsala. Masyala. So, alhamdulillah. Yeah, yung isang mga pursigit talaga, no? Pag ang isang bagay, kung gusto mo tutunan, eh talagang kaya-kaya mo. Basta gagabayan ka po ni Allah. Alhamdulillah. At saka yung totoo talaga na si Allah yung tumawag sa'yo. Tama. Madali mo pong matututunan yung mga aral na itinuturo. Okay. Kasi pag sinabi mo hindi kaya, ay hindi gagabayan na natin. Wala ang gabay sa'yo. Ha? Pag hindi mo sa'yo, hindi mo kaya, ay wala. Kasi pag sinabi mo hindi kaya, si Satan papasok sa'yo. Oh, dito po. Pasarado na yung ano mo, mata mo. Ha? Kaya ako po, brother. Kaya ako po, brother, naniniwala na ang Allah ang tumawag sa akin. Alhamdulillah, hindi yung ako lang pusa. Kasi kung ako lang ang pusa na pupunta sa Islam, hindi ko matutunan paano magdasal, na ilang rakka yan, apat na rakka. Dalawa. Tatlong rakka, dalawang rakka, apat na rakka. Hindi ko matututunan yan, brother, kung hindi ako ginagabayan ng Allah at kung hindi niya ako tinawag talaga sa Islam. Masyadong. Sister, at alhamdulillah, no? Ay siguro, ay sapat na siguro yun, yung mga kaalaman at tunan mo, kaya nag-Muslim ka, at naibigay mo din sa kandida, na paano tinanggap ng Islam, at lahat na, kasi alhamdulillah siguro, sa muna siguro, na ating kita pa, isa lang, baka ikaw ustad dyan, ha? Alhamdulillah. Baka ikaw mag-iisa ng scholar, alhamdulillah pa. Hindi yan, hindi, wala pa. Walang patayan. Walang patayan. Isa araw sa bata, namin ka pa eh. Ahalag ko rin, sister, yung kanyagan na mag-iisang ustad dyan, mag-iskala. Sino ba tayo? Diba? Hindi alam natin. Ha? Si Allah lamang ang nakalam ng iyong parunan. Walang iba. Kaya sister, walang oras, magpaalam ka muna kaya sa ating mga tibigil. At sabi mo, yun pala, minsay. Minsay sa ating mga tibigil. Minsay. Kaya po sa ating pong mga gustong pumasok po sa Islam, talagang dito nyo po malalaman na talagang pag nanalangin po tayo o mayroon tayong kailangan sa Diyos, direkta po tayong mananalangin po sa Diyos. Hindi na po tayo dadaan kung saan-saan po na kaya kung gusto po nyong magbalik Islam po, dito nyo matututunan ang aral na totoo, ang pagdarasal na totoo, at kapatirang talagang inaano ka po, inagalang ka na mamahalin ka po nila na gaya ng pagmamahal ng mga propeta at ng ano sa tao. Ganun po sa Islam, na hindi ka po pwedeng, hindi ka gaya sa ibang religion na papasok ka sa isang simbahan, walang pansinan, hindi ka papansinin na ano, sa Islam po hindi. Pag Islam ka, alam po nilang Islam ka, talagang Muslim na Muslim, nagtutulungan po. Wala pong ano, kung magkasakit ka man, may problema ka man, nagdadamayan po. Hindi kagaya ng ibang reliyon na kanya-kanya lang po sila. Basta may tunggal, may ka po. So, sister, pasalamatan mo yung nanina sa iyo pala. Pasalamatan mo, baka makunod dyan. Pasalamatan mo. Banggitin mo pangalan. Sige. Pasalamatan mo nila sa iyo. Ha? Pasalamatan mo. Bakit si para sabihin mo, wala kang galit sa kanila, baka sabihin, may galit siya. Sabihin mo, iyan mo sa kanila. Ano naman po, lahat po naman na, ano, na nanira sa akin, tumira, na pinagsabihan ako na nasisiraan ng ulo, kailangan ko na daw, mental health, o baka daw, may boyfriend daw akong na Muslim, kaya ako nag-Islam, hindi po totoo yun. Sino pastor na pastor? Magiging pastor? Salamat na lang po, brother Kaiser, kayo, sinasabi nyo nun sa akin, na
sira ulo na ako, kaya ako nag-Islam. Nung umalis ako diyan sa inyo, na pinipilit niyo pa ako magbalik, na sana pumalik ako, dahil mali yung pinuntahan ko. Pero alam ko naman po, Brother Kaiser, na tama, mga kapatiran, sa ang dating daan, alam ko naman ang tama ang pinuntahan ko, dahil nagdadasal ka po talaga, wala pong hinihinga ng tulong, wala pong makapangyarihan sa lahat, kundi ang Allah lang po. Yun lang po masasabi ko po. Masha'Allah. At yun po mga kapatid, mga kabayan, yun po ang minsay ng ating bagong yakap sa Islam na Sister Khadija. Apigo. Ha? Tubong Baler Aurora. Masha'Allah. Hindi na Quezon, ha? Hindi na. Kasi daw yung Quezon, si Palit na. Sorry kayo na kasi nagkamali ako na. So yun po, ha? Ang sabi ng Dakil Tabit, sabi ng Hadid Beto, kung galing sabi niya, ang sino man ang kanyang gabayan tungo sa kaliwanagan ay walang sino mang makapaligaw. At ang sino mang niligaw niya ay walang makapagbibigas kanya na para itwid siya. Yun ang sabi ng Tagulika. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa muli po, ito po muli si Muhammad Rosal. Ayan, ako yung pasalamat sa inyo sa mga nag-subscriber ko, sa mga rules sa akin, at huwag po kayo magsawa, ha? At pakilam po, pagka nakita nyo yung ad, ha? Yung aking mga video may ad, ay pakitapos lang po yung advertise para naman, kumita tayo, at yung kita nito, itutunan natin sa mga Islamic school, alhamdulillah, pag tayo lumaki na ang ating bahay, alhamdulillah. Kaya po, hanggang ito lang po, sa lahat ng mga nanonood dyan, mga tumatakilip, ako yung pasalamat sa inyo ng lubusan. At tingin sa lahat, ako yung pasalamat din sa Dakil Katolika na siya nagigabay sa atin. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.